ang iWRR, International Web Radio Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. iWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. iWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. iWRR, International Web Radio Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season, isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season, walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang mapagpalayang umaga, mga kabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno, maging pribado man nasangkot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntahan, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. In short, mga kabayan, muli po kayong nanonood, nakikinig sa palatuntunang Walang Kwenta! Palatuntunang hindi dapat pakinggan, palatuntunang hindi dapat panuorin. Lalo na kayo na mayroong sakit sa piuso. Baka kayo ho'y atakihin sa panunood ho ninyo, ha? Sige, kung mapilit ho kayo na manatili ho riyan, eh bahala ho kayo. Ang bilis ho ng panahon, mga kabayan, petsa 7 na ho, Thursday. Thursday ho ngayon, buwan ng Abril. Isang buwan at dalawang araw ho, ang nalalabi ay election na. Kayo ho ba'y nakapamili na ng inyong iboboto? Mamili ho kayo ng karapat-dapat? Mula presidente, mga kabayan ko, vice president, senators, congressmen, gobernador, vice governor, board members, mayor, vice mayor, councilors, party list, isulat na ho ninyo. Eh, huwag ho kayong magpapaniwala sa may ibibigay ho nilang sample ballot sa inyo. Yung sample ballot na yan, makabayan ko, karamihan ho dyan, ipambalot ho ng tinapa. Kaya piliin ho ninyo yung nariyan sa puso ho ninyo na hinimay ng inyong utak. Yan ho ang gawin ninyo. Eh, marami ho mapadlin lang ngayon, mga kabayan ko. Eh, nandyan lang ho sa paligid ho ninyo ang mga tauhan ho ni Satanas. Kaya ingat-ingat ho kayo, mga kabayan. Mas maigi ho yung galing sa puso ho ninyo. Eh, sa haba ba naman ng panahon, imposible naman hindi pa kayo nakapamili.
eh dapat ipagdating ho ninyo sa voting precinct, mga kaibigan, dala na ho ninyo yung kodigo ho ninyo. Eh, bawal ho ang cellphone, mga kabayan, bawal. Pero hindi ho bawal na isulat ho ninyo at buklatin ho ninyo yung iboboto ho ninyo. Hindi kayo pagbawalan ng COMELEC officer po dyan, mga kabayan. Pero pagdating sa cellphone, eh pinagbabawal ho, lalo na ho yung litratuhin ho ninyo. Yun hong balota ho ninyo, bawal ho yun, mga kabayan. Kasi karamihan ho, nung mga unang pagkakataon ho, unang mga botohan, lalo na ho nung sulat kamay pa ho, ano ho, hindi ho yung shading, ano ho. Eh nung araw ho, eh pinapalitrato ng isang politiko. At kapag nalitrato mo, eh yun ho ay katunayan na tumupad ka dun sa usapan. Kung wala kang litrato, eh babawiin nila yung perang ibinigay ho sa inyo. Yung iba ho binigyan, ha, malaki, malaking halaga, mga kabayan. Pero hindi ho nakapagpakita ng ebidensya. Nalaman ho ng politiko, mga kabayan ko, eh hindi pa ho nagtatagal matapos ang eleksyon, tigok! Eh makukompromise ho kayo. Eh kasi may ganyan hong kandidato, mga kabayan ko. Tapos na hong eleksyon pero hinahanap ho ang pera, ikaw ay tigok! Noong mga nakalipas dyan ho sa Dagupan, eh balita ko eh yung kapitana ho riyan. Yung kapitana ho dyan sa Kalmay, Barangay Kalmay. Eh balibalita laang, balibalitang malapit ho sa katotohanan. Binigyan daw ho ng malaking halaga ng salapin. Alay, hindi ho kumalat. Wala hong binigay. Ayan. Eh, hindi naman po pwedeng demandahin, mga kabayan ko, sapagkat election ho yan eh. May cognizance election, mga kabayan. Meaning, bawal ho yan. So, yung mag-claim ho, nagbigay ho sa kanya, hindi ho po pwedeng magdemanda. Eh, ang kwan lang dun, eh, nasaan yung palabra de honor? Eh, hindi naman talaga natin pwede ipagkaila. Nang election ho, mga kabayan ko, eh, may nagaganap ho na bilihan ho ng boto. Gastos ang todo, mga kabayan. Eh balita ko ho dito sa Dagupan City, mga kabayan ko. Sa ngayon ho, ang bawat kandidato ho ay uubos ng 15,000 ha to 20,000 per vote. Allah kay ha. Sabi ho ng iba, alay, sa susunod na election, diyan na ho ako boboto, sabi. Kung ang dami nga nagparehistro ho ngayon, ang dami. Eh, grabe. Eh, sa unang sigwada lamang ho ng bigayan, mga kabayan. Abay, pupwede ka ng, ano eh, pupwede ka ng mabuhay ho sa isang linggo, dalawang linggo, mga kabayan, sa tatanggapin mo. Eh, kasi ang isang kandidato ho, mga kabayan ko, eh, nagbibigay ho, nagbibigay umano, ang isang kandidato ay nagbibigay umano ng 2,000 ha, 3,000 hanggang sa matapos ang eleksyon, meron siyang nagastos na 15,000 sa isang botante, hanggang 20,000, depende ho yan sa pagkatao o pamilya nung bibigyan. So meaning, kabilaan ho, 20,000 sa isang kandidato, 20,000 dun sa kabila, kaliwat kanan ang tanggap ng tao ngayon. Eh, 30,000 pesos kada boto, mga kaibigan. Eh, ang mga botante, marunong ho sila eh. Hindi ipapahalata sa iyo na hindi ka iboboto. Ah, basta tatanggapin yun sa tango ng tango. Eh, sige sir. Sige po ma'am. Tatanggapin ho yung pera ninyo. Oh, eh ngayon, pagdating ho ng eleksyon, eh sila na hong bahala kung sino ibinoto sa inyo. Eh kung sa bagay nga naman, ano? Tama naman na hindi ho nila sinasabi na hindi ka iboboto. Para wala ho magalit sa kanila. Tanggap dito, tanggap doon, mga kabayan. Eh, kaliwat kanan ho ang tanggapan, mga kabayan ko. Oh, eh kung ikaw hindi nagbigay, o mas mababa ibibigay mo, hindi mo tatapatan yung ibibigay ng kabila. Wala ka panis. Kaya naging kalakaran ho sa Dagupan City, kaliwat kanan ho, tumatanggap. Ha? Eh, ang ngiti ho ng mga kandidato ngayon, eh, kung sa bagay, kahit sana ho, eh Diyos mio, makita ho ninyo sa entablado ho mga kandidato ngayon kung anong pinaggagawa mga... Ay, hindi ho kaaya-aya eh.
Meron ho dyan eh. Nagpapakita eh. Naglalaba. Nagblablang kung ano-anong ginagawa. Ano ho? Yung bang how to catch the attention of their voters, mga kabayan ko. Huwag tanirang mambungin yun. Ang tontoy pagagaway eh. Butante. Uto-uto kayo. Ha? Eh, ang mga butante ngayon ang nanguuto, mga kaibigan, sa mga iginagalang na kandidato. Hoy, sambuyo. Sambuyo, tag-unagawan lata no si Kariwan Talla. Totoo naman, ano ho, subukan ho ninyo. Kapag yan ay mayor na, ano, or nasa posisyon na, anumang posisyon ng kanilang ina-aspire, mga kabayan ko, subukan ho ninyo. Board member, sumayaw ka nga kamo sa harapan nyo. Sige nga kung mapapasayaw ho ninyo. Mayor, sayaw nga ho kayo. Mayor, gawin nga ho ninyo yung pagbabutterfly ho ninyo noong nakaraan. Sige nga kung magagawa, eh baka kutusan ka niyan. Eh kayo marunong magipagbulahan eh. Ito mga politiko, ako'y natutuwa na laang eh. Eh ako naman ho yung kumandidato ho ako. Eh wala naman akong magawa, wala naman akong pera. Eh kundi ang ginawa ko na laang eh, ang kunin ng atensyon ng taong bayan na ako'y nakasakay sa aking kabayo, si Puti at saka si Bruno ang aking sinakyan. At daladala ko yung wireless na microphone. Intablado ko na ho yun eh. Intablado ko na ho yung kabayo ko. Doon ako nagsasalita doon sa mga remote areas ng mga kabayan. Oh, eh yung maraming lugar dito sa mga Aldan, mga kaibigan, na nakapagtayo ho ako ng stage. At nakapag-donate ho ako ng combo, nakapag-donate ho ako ng sound system, makabayan ko. O yun, gumagastos to ako ng 10,000 hanggang 15,000 a night. Eh, para dun sa entabladong yun, hanggang sa pagkain ho, makabayan. O, kumita ho ba ako? Nako, eh wala ho. Atalo! Atalo, si Rapido, kapapaltak kaya re-eleksyon! Eh sabi ho sa akin eh, ba't di ka tumakbo ngayon, Rapido? Anak ng tipaklong oo, eh matapatan mo lang ang istor eh. Eh dalawang tao lamang yung nagpapalibre, ililibre mo, magtatawag pa ng mga kasama. Nako! Ang swerte naman ng may-ari ng istor, ubos! Ubos ang kanyang paninda, hindi ho pinatawad, pati chewing gum. Oh, eh meron ka pang hindi mabibigyan, ang gustong hilingin sa'yo, alak. Santisima. Eh sometimes okay laang sa akin. Pero pati sigarilyo, ako nga hindi naninigarilyo eh. Alay, hindi ka makapagbigay. Eh, sasabihin sa'yo, maririp. Pagtalikod mo ng konti, hindi ka pa nakakalayo. Sasabihin sa'yo eh, kakandidato ka, wala ka namang pera eh. Anak ng tipaklong oh. Tingnan ho ninyo. Eh, ganyan ho, kagarapa lang nakararami kasi. So, tayo rin na nagtuturo dito sa mga politiko para magkamal ho ng salapi! E baguhin na ho natin sistema ho natin pagdating ko sa eleksyon, mga kabayan ko. Baguhin ho natin. Sapagkat hindi ho magiging magandang takbo ho ng political system ho natin kung mananatili ho tayo sa ganyang nakasanayan ho natin, mga kabayan. Hindi po pwede ho yan. Ala sige, ako'y magbabalik. Patikim lamang ho yan, mga kabayan ko. Patikim lamang ho yan. Sana nga ho eh, hindi ho magkamatayan din eh. E alam naman ho natin, mga kabayan ko, na marami hong kwan ho dyan, desperado pagdating ho sa eleksyon. Ay nakaw, eh kung malapit na eleksyon, mga kabayan ko, hindi ka lang napili ng isang organization, religious organization, Iglesia ni Cristo lalo na. Kapag hindi ka napili, ay nakaw, eh kung ano-ano nang ginagawa ho ng katunggali na hindi ho napili, eh maghahabol ho yan, mga kabayan, ng boto. Eh hindi lang boto yung hinahabol eh. Ingat ho kayo. Rapido Alan Season. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Siya nga pala, mga kabayan, magkakaroon ho ng programa rito ang National PTA Philippines. Ano ho? National Parents Teachers Association of the Philippines. Magkakaroon ho sila ng every Saturday na program po rito, mga kabayan ko.
Ang hinihirit ho na oras ay alas 4 ho or alas 3. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 every Saturday. So yan ho ay ibibigay ho natin every 3 to 5 o'clock in the afternoon. Kayo ho ay tumutok na sapagkat ito ho ay national program. Alright? National program po ito. So meaning, malalaman ho natin. Yun hong kaganapan ho sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. Lalo na kung ang concern ho ay tungkol sa school. Ano ho? So maganda ho yan. Kaya kayo na DepEd members, ingat-ingat ho kayo sapagkat patatatagin ng National PTA Philippines ang samahang ito, mga kabayan, sa pamamagitan ho ni National President Willie Rodriguez at kasama ang Secretary General ng PTA o National PTA Philippines, si Lito Sinyeto, mga kabayan. Abangan ho ninyo, on Saturday, magsisimula ho yan, mga kabayan ko, yung programa ho nila dito sa ating himpilan. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, ano? Ang tagal kasi natin di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapin natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi mura na, di kalidad pa. Halika na sa Lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. One Alu Pyramid Resort, mga kabayan ko, nandyan ho sa Barangay Kabanbanan sa Manawag, Pangasinan. Kung meron ho kayong malalaking okasyon, po pwede ho kayong makipag-ugnayan kay Miss Abigail Tike. Ganon din kay Mr. Mon Leonor. May mag-ara ho silang swimming pool ho dyan at saka mga rooms. Sa murang halaga lamang ho, mga kabayan, mag-overnight ho kayo, dalawang araw, dalawang gabi. O pwede ho dyan, mga kabayan ko, meron ho silang function hall na malaki ho, mga kabayan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating palatuntunan and we got 27 minutes now. Makalipas po ang alas sa 8 ho ng umaga. Para naman ho dun sa mga nasiraan ho ng kanilang mga computers, CCTV, magsadya ho kayo dyan ho sa MH Del Pilar dito sa Dagupan City. Hanapin ho ninyo ang Dagupan Tipid Computer Center. Sila ho ay gumagawa ng mga sirasirang aparato ho. Ganon din ho, meron din ho silang mga brand new na CCTV computers, mga kabayan, at laptop. Hanapin lamang ho ninyo si Miss Marvika at si Boss Roque. Ito palang si Pastor Rodel Kibuyen. Naalala ko kasi itong aking kumpadre na si Pastor Edwin Humilde, nagpadala ng picture kasi hindi ko maalala . Nung pinadalahan niya ako ng picture nitong si Pastor Rodel Kibuyen, kaibigan ko pala ito. Kaibigan ko pala. Nagkasama ho kami sa isang kumpanya ng networking, mga kabayan. Networker ho ito. Nagkasama ho kami dyan, nagpunta ho ako dyan sa Ranom, Iloco. Ano ho? Dyan ho sa lugar ni Pastor Edwin Humilde. So, sabi ko, kilala ko to . Siya pala yun. Itong si Pastor Kibuyen. Kaya pala, nung natanong ko minsan kay Pastor Edwin Humilde, asan na yung pastor na kasama natin nung ko? Nakalimutan ko yung pangalan actually. Si Rodel, sabi niya sa akin. Wala na, hindi na nag-networking. Kasi empleyado na, sabi niya, sa munisipyo. Yung pala, sa ngayon, inatanggal na pala yan. Si Pastor Kibuyen. Yung ngayong kwento ko, mga kabayan ko, na dyan ho sa Bani. Kaya ho tinanggal yan, mga kabayan, dahil nga ho sa allegedly maanomalyang
transaksyon na gusto ho eh pati siya bilang Municipal Planning Development Council Officer eh papirmahin ho sa isang dokumento. Ito yung sabi ho, mga kabayan ko. Eh kaya nga ho sinasabi ko kay Mayor eh sa pamamagitan ng palatuntunang ito na kumali ho itong mga nakakarating na impormasyon sa akin, eh pasinungalingan mo, pumunta ka rito at magsalita ka. Yun ang sinasabi ko. Eh, pupwedeng sa dada, mapasinungalingan. Pero paano mo pasisinungalingan ang isang dokumentado at ito ay nireceive ng ombudsman na kaso laban sa iyo? Ito ay grab cases, mga kabayan. So may hirap mong pasinungalingan ho yan, Madam Yamamoto. So, eto ho, sabi ko, nako, eh kailangan imakapanayam ko itong si Juan Rodel Kibuyan. Gumaganon ho ako. Yung pala kilalang kilala ko ito. Eh, I doubt ko hindi ho niya ako matandahan, mga kaibigan. Malamang tandang-tanda ho niya ako. Ang tagal din ho namin hindi nagpangita, mga kabayan ko. Kaya yun ang isang ano rason kung bakit hindi ko ho siya hindi ko siya makausap, mga kabayan ko, at hindi ko matandaan. Pero once na nagkita ho kami nitong si Pastor Rodel Kibuyan, eh tiyak na matatandan ho niya ako. Sige, bigyan ho natin pagkakataon. Pastor, magandang umaga ho sa inyo, Pastor Rodel. Kumusta ho kayo? Hello, good morning. Good morning. Si Pastor Rodel Kibuyan po ito? Opo, opo. Oho. Bro, Pastor, ako ba'y natatandaan mo? Hello, sandali lang po. Tama ko yung signal dito. Akin si Sir Alan po. Hello. Pastor, ako ba'y naririnig mo? Sir, medyo hindi maganda yung sa nag-feedback na ito. Hindi mo masyadong marinig itong aking kwan. Oh, ito. Sige, bawasan mo. Hello? Hello po. Hello. Ako ba'y naririnig mo na, Pastor? Hello, Pastor, naririnig ho ninyo ako? Naka-live po ba tayo ngayon? Naka-live tayo, Pastor. Pwede ho ba na ituloy-tuloy ko itong live na pagtawag sa iyo? Sir, pwede po po, Juan. Usap mo tayo para please mga hawak kung mga evidences na magpapatunay doon sa mga topic na dinidiscuss niya. So, natay ko sa discuss it in details na kumbaga hindi naman lalabas na hindi yung sasabi ko. Pwede po bang kapag-upo muna tayo before I'll be contact? I do understand you, Pastor, ano ho. Kwan ito eh. Alam ko naman na sub judice kapag tinatso natin yung merit of the case. So, iiwas ho tayo dun sa merit of the case. Okay lang ho ba sa inyo? Oh, hello? Okay lang ho ba sa inyo? Iiwas ho tayo sa merit of the case. Sir, hello? Maghanap lang po signal, sir. Pastor, wala ho ba kayong ibang numero na pwede kong tawagan? At ito'y, Kwan, hindi ata maganda yung signal ho ninyo. Eh, baka naman sa... Hello, Pastor? Hello? Meron pa ba ho kayong ibang numero na pwedeng tawagan? O yung signal ho ninyo? Sir, iti-text ko ho. Text yung isang number na pwede. Ah, sige. I-text ho ninyo sa akin, then I'm going to call you back. Pastor. Ayan. Si Pastor Rodel Kibuyan, mga kabayan ko. Hindi ho kami magkaintindihan, mga kaibigan. O yan, na-ignite na naman ho kayo, ha? Kayong mga taga-bani. Uminit na naman ho ang puwento ninyo, ano? Sige, ipon! Magsipag-share na ho kayo, i-share na ho ninyo. Buksan na ho ninyo yung mga laptop ho ninyo dyan, mga gadget ho ninyo. At panuorin ho, mga kabayan, pakinggan ho ang pagpapanayam ho natin. Mersiyahin lawan na imbang gabigat Idol Alan, rapido. Watching from Bani, ayun. Nanet Odero is also watching. Maraming salamat. Cora San Juan Brock, talaga. Suki na po kayo ng ating palatuntunan, Madam Cora San Juan Brock. Ano ho? Mula sa United States of America. More power to you, sabi niya, very entertaining show and most of all, very informative. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Para kayo nasa Pilipinas, Madam Cora San Juan Brock.
Basilio Rosario Navarro, kuya, kumusta na, saan yan, kuya, sa bahay niyo na ba yan? Hindi sa bahay ko. Sa katabi ng bahay ko. Ayaw kong papasukin ng mga ang tawag na strangers sa ating bahay. Dito sa Kwan, sa katabi. Ibang building ho ito. Gumawa ako ng separate na building sa aking bahay. Taga Bani, watching from California, USA. Opo, si Madam Cora San Juan Brock. Randy J. Castroy, pinsan. Ang masama pa dyan, Sir Alan, sabi niya, yung mga supporters ng bawat kandidato ang nagbabangayan. Akala siguro nila ay kilala pa sila ng mga manok nila pag nakaupo na sila sa trono. Sabi ni pinsan ko ito, si Randy J. Castro. Tama ka, kasin. Wala na yan. Makikipagpatayang kayo ngayon, kayo mga supporters ng bawat kandidato. Hindi bale kung kayo ay makikinabang dun sa pinaglalaba katulad nito, Bani. Sige, makipagkagatan ho kayo. Pupwede ho yan kung kayo ho ay makipagkagatan. Pupwede ho yan, makabayan ko, kung makikipagkagatan po kayo. Pero sa ngayon ho, kung hindi ho katulad ho ng ipinaglalaban na ng Bani, na ito ho ay kapakipakinabang, huwag, adjust ho kayo. Kung sa tingin nyo ay, ganito yun, kung sumusuporta ho kayo kay Mayora Yamamoto, aperdikila, sayang ho yung suporta ho ninyo sa kanya. Huwag ho kayong makipag-ngatan. Kung kayo ho ay supporters ni Amon and other candidates, laban kay Yamamoto, laban sa mga mapang-api, sige, ngas-ngasin nyo sila. Dapat lamang ho, mga kabayan, ganyan ho ang gawin ho ninyo, mga kabayan ko. Otherwise, hindi ho natin may pagtatanggol ang bayan ho ninyo. Okay? Very well said. Randy J. Castro, pinsan, tama yan, yung pananaw na ganyan. Totoo yan. Sa bayan, shoutout idol dito sa bayang Pusti. Anong Pusti? Bayang Pusti. Pusti na lang ang munisipyo, sabi niya. Pusti ko na mat. Ilocano mga tala, Pusti. Pusti na lang ang naiwan sa munisipyo ninyo. Kapag sinabing Pusti na lang naiwan, bani ho yan. Kumusta na lang ho kayo dyan, Virade Jedite. Jocelyn Dasalia. Good morning po, Sir Alan. Kanina pa po ako nag-aabang sa program nyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Thank you. Ganon din sa inyo, ha? Bal Belmont. Watching also from Bani. Okay. Baldo Orlino. Kumusta ko kayo dyan sa Bani? Kayo lahat ho dyan, mga kabayan ko. Sige, tuloy-tuloy ho tayo, mga kaibigan. Ano ho? Abang-abangan ho natin at bibigyan ho natin ng pagkakataon, mga kabayan, na may sempapawid ho. Yung tinig ko ni Pastor Kibuyen, nawala naman siya, asan na? Pastor Kibuyen, wala ka namang itinext. Sabi niya kasi itinext niya yung number niya na po pwede kong tawagan. Mas maganda ho ngayon kung kayo na magsimula, ano ho, na may pangunang ano, may pangunang interview ho sa inyo. In fact, kahapon pa ho ako gusto makipag-ugnayan ho sa kanya. Pero hindi ho ako pinalad yesterday. Hanggang kagabi ho ay nakausap ko itong si Pastor Edwin Humilde, mga kabayan. At siya naman ho ay nagsabi sa akin na ito pala si Pastor Kibuyen ay yung kasama ho namin. Actually, hindi niya sinabi pala. Ipinurward niya sa akin yung mukha. Sabi ko, kilala ko to, ah. Sabi ko, siya ba yung kasama natin dun sa Uno, sa networking? Yes, sabi niya. Natandaan mo pala siya, sabi niya. Yeah, natandaan ko yung mukha. At yung pangalan, nakalimutan ko yung pangalan. Apelidong Kibuyen. Yung pangalan, natatandaan ko yon, yung pangalan. Pastor, asan na? Asan na po kayo, Pastor? Tatawag ulit ako, Pastor, ha?
tawagan kita ulit. Baka naman nagbago na yung position, pwede na. Baka nag-iba ho siya ng area. Baka yun ang problema kasi. Tingnan ho natin, mga bayan, kung pwede na si Pastor. Yun, nagre-ring na. Sana nga maging malinaw ho yung ating pagpapanay mo sa kanya. Yung signal kasi ho dyan sa bani, lalo na kung nasa bundok ka, eh hindi ho maganda yung signal, makabayan. Tingnan natin. Pastor, sagutin mo ng Pastor at naiinip. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Naiinip na yung mga kababayan mo, Pastor. Baka po pwede na. Huwag kang mag-alala. Kilala ko pati yung abogado mo. Kilala ko na eh. Sana ho mabigyan ho tayo ng pagkakataon. Yun. Hello? Pastor, magandang umaga po muli sa inyo. Okay na ho ba yung signal ninyo, sir? Hello? Wala talaga, wala. Baka naman ayaw mag-ano? Pastor, i-loud speaker ko na lang kaya. Pastor, okay na ho ba? Ako ba'y naririnig niyo, Pastor? Wala ho eh. Wala akong na-receive, Pastor. Dito niyo na lang i-forward, Pastor, sa number na ito. Sige po. Okay. Magpo-forward daw ho na numero, mga kaibigan, si Pastor Kibuyen. Wala naman akong na-receive. Bakit kaya? Ayun! Meron na. 0977, siguro Globe ito. Baka Globe ito. 0977 059 71. Alright, here we go. Subukan ho natin. Baka pwede na ho yun. Hello, good morning. Hello, Pastor, how do you read me? Okay naman. So, am I coming 5x5? Malinaw po ba, Pastor? Opo, sige po. Ayun, that's good. Pastor, natatanda mo ba ako, Alan Season? parang familiar na ho eh. Along the way siguro, baka nag-meet na ho tayo. Nag-meet na tayo, magkasama tayo sa Uno, sa networking. Ay nako, Diyos ko, sabi ko na nga ba ito, si Dr. Love ba? Dr. Heart? Ay, Dr. Heart, sorry. Pambihis. Ikaw oo. Talaga, alam mo ba, nakalimutan ko yung apelido mo, pero yung pangalan mo, tanda-tanda ko, tsaka mukha mo, hindi pwedeng, pag nasalubong kita, hindi kita makilala. Ikaw pala yan, sir, maputin. Ah? Hello. Nawawala ka, Pastor. Doon nga sa kabilang number ko, sir. Sa smart. Sa smart, please. Yung tinawagan ko kanina? Yes, sir. Sir. Pero malinaw na to. Yes, sir. Okay na dito. Malinaw na to eh. Ha? Malinaw na. Alam mo. Nagkasama tayo, nagpunta tayo diyan sa lugar ni paring Edwin Humilde. Si Pastor Edwin. Yes, sir. Yes, sir. Diyan sa Ranum, Iloco. Tayo nina Dennis Postadan, si kumpare kong Dennis Postadan, hindi ba? Yes, sir. Ikaw ngayon, pala yan eh. Ngayon, tandang-tanda mo na ako. Magkaibigan tayo.
Pati pabango mo, sir. Pati pabango mo, sir. Hindi na lang ko. Ay, siyempre. Ayun. Alam mo, hindi ko akalain na itong hinahangaan kong Pastor Kibuyen ay kaibigan ko pala. Nung ipinasa sa akin ni Pastor Edwin Humilde yung litrato mo, sabi ko, kilala ko to eh. Ako. si Rodel pala ay Kibuyen ang apelido. Sabi ko, hindi ko alam na ikaw yung Pastor Rodel Kibuyen na ipadala sa akin yung dokumento. Biro mo, kung alam kong ikaw yung Pastor Rodel Kibuyen na tinutukoy, sa'yo ko na kinuha yung dokumento. Sa iba ko kinuha yung dokumento. So, kompleto ka pala. Ano ba nangyari? Eh, tayo ho ay magkasama dun sa networking company yung Uno that time. How many years ago? Ano ho? Dekada na ata yun na. Almost a decade, ano ho? So, opo. Anong nangyari after that? Pumunta ka sa munisipyo, in-assign ka, you were designated as Municipal Planning and Development Officer ng Bani. So, pwede bang pakikwento lang ho? Ano ba nangyari talaga? Ano lang? Alam ko na hindi pwede pag-usapan ang merito ng kaso. Yun lang, para lang sa kabatiran ho na nakararami. Hanggang sa pagtanggal ho sa inyo. Actually, gumugulong pa naman actually yung kaso. Siguro, hindi muna natin pag-usapan yun. In detail, siguro, pagka nagkita ho tayo personally, ikukwento ko ho ng buo kasi may mga bagay na hindi po pwedeng banggitin sa radyo. Pero, kilala naman na kita eh. Alam ko naman walang katotohanan itong ibang allegation, ano. Pero, may tanong lang ako. Meron ano ba po? Nag-offer sa'yo na bigyan ka ng pera at babae para lang pumirma? Si Pastor Kibuyen, binibigyan daw ng babae para lang pumirma. Ano yung nagbibigay? Bugaw ba? Bugaw? Basta, ang totoo dyan, sir, lahat ng offer, i-decline ko. Di-decline mo lahat ng offer. Pero, okay. May offer ho bang babae sa isang pastor? Siguro, ikip naman natin na, anong tawag dito, ikip na ho naman natin na respeto ng konti sa mga kababaihan. Kasi, masakit ho kapag tinanggihan mo yung babae. Hindi naman ho ganun tayo kagwapo, pero hindi ho tayo na-hook. Alam ko namang hindi mo tatanggapin eh, bilang pastor. Pero may nag-offer sa'yo, nalaman ko yun eh. Tawa ka. Ang galing naman nung nag-offer, ano, hahanapin niyang kilite mo, eh, hindi naman niya nakuha yung kilite. Hindi naman yun eh. Hindi na lang siya nag-isip na ikaw ay isang pastor at hindi po pwede pumasok sa ganung mga transaksyon ang ikaw ay magnakaw. Di ba? Kasi yung offer, the mere fact na tinanggap mo, ikaw ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho ba ganun? Marami yung... Oo. Marami hong ways and means na ginawa para makurap po tayo. Pero ngayon po, makakatingin ako ng diretso sa mata ng mga kababayan ko dito sa Baning. Ako'y naniniwala sa iyo. Ilang kaso ang isinampahunin nyo laban kay Mayor and other officials? Kung meron pa kayong sinampang iba? Konti lang ho yun. Mga 44 accounts ng Gratian Corruption. Mga nasa 200 na... 200 siguro na falsification of public documents. Kadami yun. 44! Kung merong sub-44, merong graph na 44. Opo. Actually nga ho, hindi na ho isinama yung iba pa. Kasi... sa tingin ko, that is enough naman already. Malalim na po masyado sa kulungan later on yung mga yan. Mahirap din kasi kailangan din natin maging magpakatao kahit papano. Kahit na nagkasala yung mga kapwa natin, kailangan bigyan din sila ng pagkakataon para sana makapagpaliwanag. Mm-hmm. Well,
Sa dami ho, may higit 200 kanyo na... Mga pinalsipay na dokumento. Falsification of public documents. Opo. Nagamit ho ba ang pangalan ho ninyo sa falsification of public documents? Po. Nagamit ho ba ang pangalan ho ninyo? Pumirma ho ba sila sa ibabaw ng pangalan ho ninyo? Hello. Please come again. Yes, tinatanong ko lang, Pastor Rodel, meron ho ba kayong dokumento na ginamit ang pangalan ho ninyo at pumirma ho sila? Meron din ho bang ganon? Forgery? Meron din ho, kaya lang hindi yon yung linya na kaso na ikinasok ko sa kanila eh. Kasi ganito ang ginagawa ho nila. Kapag may mga project na ayaw kong pirmahan, ang ginagamit ho nila is yung mga staff ko o kaya tatanggalin ako ng 2 or 3 araw as department head. Ngayon, pagpipirmahin nila kung sino yung gusto nila ipalit, gano'n. So talagang malaking kaso itong kinakaharap po nitong salaulang mayor ho ninyo, no? Sasamahan kita hanggang sa ikaw ay makakuha ng hustisya, my dear opo. Friend. Opo. Salamat po. Maraming salamat po. Would you mind to come over here? Pwede ka ba mamasyal dito sa ating opisina? Pwede naman. If you can make it tomorrow or on Saturday, be with your lawyer. Kilala ko yung abogado mo. Ganun ba? Sino po abogado? Ano po ako nagpo-volunteer ng mga abogado? Napuputol ka, Pastor? Napuputol? Ano po yun? Sino po mga abogado? Kailan nyo kasi marami po mga volunteer ng mga abogado at marami volunteer. Ganun ba? Marami ka abogado? Yung nasa Maynila ngayon, I don't think kung pwede kong banggitin yung pangalan niya. Huwag na po muna kayo magbanggit ng mga pangalan kasi baka naman madali yung mga abogado po. Yung nasa Maynila ngayon, yung nasa Maynila. Sino ang tigaman niya? Pag binanggit ko, Huwag na. Basta, mamaya babanggitin ko sa iyo. Mamaya off the air. Sige po. Sige. Maraming salamat sa iyo sa initial na pakipagpanayam at tayo'y nagka-usap muli kahit na sa pamamagitan ng telepono o radyo. Sige po. Sikapin natin na magkita tayo ng personal, Pastor Rodel Kibuyan, my dear friend. Sige po. Sige, sir. Sige. Thank you. Sige, salamat po. Salamat. Anong huling pangungusap mo para sa ating mga kababayan? Maganda po yung bayan po kasi ng Bani. Kailangan po natin maprotektan ito para sana man lang hindi po siya masisira na buo. At may mga natitira pa po mga empleyado dyan sa loob. Marami po tayong mga kababayan na marami pong pangarap. Kaya sana lang, maprotektan natin ang Bani by this time. Sige, good morning. Maraming salamat. Ingat po kayo, Pastor. Ingat po kayo. Sige po. Salamat. All right. Okay. Diba? Okay po. Inyo ho napakinggan, mga kaibigan, si Pastor Rodel Kibuyen. Kita ho ninyo. Akalain ho ninyo matagal ho kami nagsama ho niyan. Actually, mga kabayan ko. Kaya lang, kasalanan ko. Limot ko yung apelyido eh. Basta ka lang ko si Pastor Rodel. Hindi ko akalain na siya na pala si Kibuyen. Siya pala, hindi ko kalain na siya yung nag-file ho ng kaso, mga kabayan ko, laban dito sa mayor ng Bani. Pasensya muna yung ibang lugar, mga kabayan ko. Ako'y nakakonsentrate dito sa Kwan, sa Bani ho, sapagkat hindi ho ordinaryong kaso ito, mga kabayan. Akalain mo, gusto pang bumalik para maging vice mayor, nakalaunan po pwedeng maging mayor, makabayan, maging mayor ulit sa 4th na pagkakataon kung siya ho ay magwawagi bilang vice mayor at kung magwawagi ang kanyang ama na si Mr. Palafox. Kasi alam naman ho ng sambayanan na weak na ho ang health ni Mr. Palafox, makabayan. So, there will be a tendency na Mr. Palafox will resign after a couple of months, mga kabayan ko. Kung hindi ho siya magre-resign, madali ho yan eh. Pwede naman siya magpatuloy. Pwede siya magpatuloy sa pwesto, mga kabayan ko.
At ang magpapaandar ho dyan, siyempre kaakibat ho niya kung mananalo silang dalawa, si Vice Mayor. Okay, nakikita ko na. Pwedeng hindi siya mag-resign hangga't hindi siya na nararatay sa balig ng karamdaman, mga kabayan. Eh kasi sayang naman yung sweldo ho niya eh. Hundreds of thousands, mga kabayan, monthly. Sayang eh yung sweldo ho niya, mga kabayan ko. So hindi siya magre-resign. Ang mangyayari ho dyan, mga kabayan ko, baka kahit nasa higaan po yan, hindi magre-resign. The Vice Mayor will just act as mayor, mga kabayan ko. Hindi niya sasabihin na nakahiga na yung kanyang ama. Para sayang naman kasi yung sweldo eh. Eh totoo ho yan, pwede ho mangyari ho yan, mga kabayan ko. Sandali muna at nalilito ako dito. Dito muna ako. Nalilito ako pag hindi ko nakikita yung ano kasi para matansya ko yung mag-off air. Bueno. So, sa ganang akin, mga kabayan ko. Sandali ho, medyo na ano ho ako. Kinakausap ko lang itong ating technologies. Ernie Nafora, sana magising na po tayo, mga kailian sa Bani, sabi ni Ernie Nafora. Madaming salamat po, sabi naman po ni Jocelyn Dasalia. Si Jesse Archie Kamba, Palapoks 2022. Alaga nga Palapoks 2022. Hindi ko makuha yung ibig mong sabihin ho dyan, sir ha. Good morning, Sir Alan. Suggestion, paki-feature nyo, Sir Alan, yung Lingayen Gulf seabed mining. Updated siya sa issue. Sino? More power to your iWRR global na. Thank you. Sino yung updated? Sir Al, sino yung updated? Updated siya, sabi mo. Sinong siya? Updated siya sa issue. Ito. Hindi ko masyado nakuha, sir. Good morning, sir. Huwag niyo po tigilan yan, mayor ng Bani, hanggang eleksyon. Dahil ang style niya ngayon ay less talk, less mistake, at hintayin humupa ang isyo. Magaling niyang mangbaliktad ng isyo. Kilala ko personally, yan, maldita talaga yan. At brat pero kung humarap sa mga tao, akala mo mabait na tupa. Yan ho ay mula kay Jaira Ann Masito. Ang tapang mo, Jaira Ann Masito, na magsabi ha, talaga. Kilala mo siya. Good morning, Sir Alan. Nawala ulit ako. Watching from headquarters Navarro, Bani. Mula kay Quarren sa Calano Pass. Okay. Thank you. Maraming salamat sa ano ninyo. Concern ho ninyo, mga kaibigan na taga Bani. Eh ako naman hindi nagsasawa. Basta't ito ay kapakipakinabang para sa taong bayan, eh sige lang ho tayo. Eh hindi ho tayo po pwedeng mag-aanga-angaan laang. Okay? Hoy, happy birthday ha, Jeneline. Jeneline Estonillo, happy birthday. It's your birthday today. Mm-hmm. Oh, nasa Bani daw yung aking kaibigan. Tuloy-tuloy po tayo at mag-aalas 9 na ho, mga kabayan ko. Ano ho? Eh, tayo naman ho, sabi ko nga ho sa inyo, walang masamang tinapay din eh. Eh, kahit ano ay pupwede ho ninyong kuhan. Iba to ho rito sa ating palatuntunan. At tayo ho ay magkahuntahan ho dito ho sa ating himpilan, mga kabayan ko. Ang ating himpilan, hindi pa naman 24 oras na umaandar, mga kabayan ko. Kahit nag-iisa ang programang ito, mga kabayan, ay pupwede hong tumayo ito. Pupwedeng magdederecho ang ating home program. Ano ho? Kahit na ito lang, kahit na nag-iisa ang programa, pupwede ho yan.
pwede akong magbigay ng isang oras, isang kalahating oras, dalawang oras makabayan ko. Tuloy-tuloy ho tayo. Sige ho, pupwede ho yan mga kabayan. Every day, pupwede ho yan. Pag nag-off ako sa palatuntunan ito, pupwede akong bumalik anytime. Because this is mine. Istasyon ko po ito. Walang po pwede ho magbawal ho sa akin na magsalita sa radyo. Ako ay handang-handa lagi, mga kabayan ko. Kaya kayo na may mga reklamo, kayo na magusto ho magsumbong sa palatuntunan, welcome kayo. Nandito lamang ho ako sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Meron ho tayong istasyon, meron tayong opisina. Ito yung announcer's booth sa kabila ho. Nandiyan yung opisina ho natin maluwag para kayo itanggapin. Nasa maayos ho ito, itong pagkakatayo ng building ho natin mga kabayan. Ito ho ay effort, pinaghirapan ho ng inyong lingkod para kayo ho ay mapaglingkuran ho ng tama. Good morning Sir Alan Rapido mula kay Sony Connie Sagon Ventanilla. Oh, speaking of Ventanilla, walang kalaban ho si Mayor Ventanilla dyan ho sa bayan ng mga Tarem. Yan, kasama ko rin ho yan sa pangangabayo. Mga kaibigan, lalaki ng kabayo mo, Padre, ha? Mayor. Laki ng kabayo mo. Oy, nakapanganak na yung isa kang kabayo, ha? Ang ganda ng kabayo ko. Ha? Si Diwata, nanganak siya. Ang anak niya ay si Ganda. Ganda pa, pinangalan ko kay anak ni Diwata. Palomino. Palomino. Tapos ang paho niya ay nagmana ho kay Bruno. Puti. Apat na pa. Puti. Tapos sa taas, kulay palomino ho. Yun hong, ano niya, yung palomino ho ay brown na orange. Brown na orange. Parang ganun ho yung kulay ho niya mga kabayan. Christina Tugas Fabiala. Maganda umaga at maraming salamat sa panunod ho sa ating palatuntunan. Balita ko, si Atty. Amon ho ngayon ay nandyan ho sa bayan ho ninyo sa Bani. O po pwede ho ninyong pasyalan at kayo makibalita ho, makikapi ho kayo sa kanya. Si Atty. Art Amon. Yun ho yung mga kabayan sinasabi ho natin na hero ho ninyo. Maliban ho doon sa nauna ng hero mga kabayan ko. Ang naunang hero ho dyan ay lumaban ho ng harapan, lumaban ho ng tama. Si Pastor Rodel Kibuyen, mga kabayan ko. Oh, naunang hero ho yun. E ngayon, you got another hero na tumayo ho, mga kabayan. At talagang isiniwalat ho niya. Yun hong kaganapan ho dyan sa Bani. At sinundan ho nitong sina JP Navarro. Sinundan nila Vice Mayor Benji Navarro. Okay, kasama ho mga kabayan ko, si Councilor Wilhelm Aquino, mga kaibigan. So much for that, according to Juan. Tigilan muna natin. Ano? Meron pa naman bukas mga kabayan para pag-usapan ho natin para sa update tungkol ho dyan sa Bani mga kabayan ko. Marami pang bukas. Ito ho, maniwala ho kayo. I will not stop in lambasting these people. I will not. Hanggang matapos ang eleksyon, manalo man sila o matalo sila, tuloy-tuloy ho ang laban ho natin. Hindi, baka naman isipin nyo, pag natalo na ho sila, titigil ho tayo. The more na ipagdiinan sila kapag nawala na sila sa pwesto, kasi makikita na ho ninyo lahat ng dokumento dyan ho sa munisipyo kung paano nila isinagawa. Yung kabalbalan, makabayan ko. So, yun ho ang gawin natin. Ilalabas ho natin. Kung kinakailangang maglagay ho tayo ng LED wall, LED wall. Yung LED wall ho, yun hong sinlaki ho ng sinihan. Ipaskil ho natin, ipakita ho natin sa taong bayan, mga kabayan. O ako, ipinakita ko na ho sa programa ho natin, yung munisipyo ho ninyo, na ito ho ay talagang gibang-gibaan na ho, mga kabayan. O hindi na po pwede pagkaila yan, mga kabayan ko. O ang sinasabi ng isang reaktor ho natin, ang sinasabi ho niya, mga kabayan, ay yun daw hong ano,
yun daw mayor ho ninyo ay nananahimik. Parang as if telling me that she will just let it die. The issue will just die as natural death. Oh, di ba? Hanggang sa mawala na ho yung issue. Parang ganon. Ay, dito hindi mawawala yung issue. Hindi po pwede yan. Magtutuloy ho ito. Kaya ito, once and for all, magkaisa ho tayo. Ha? Magkaisa tayo. Laban sa tiwaling opisyal. Tanggalin na mag-ama. Hindi dapat na makabalik. Hindi dapat na tumayo bilang leader ho dyan sapagkat masama ang pagiging leader ho nila. O, di ba? Nakuha ho ninyo. Maglagay ho kayo ng bago. Yung may pusong mamon. Mag-iwan na po ako ng isang magandang umaga sa inyo, ha? Hindi bali. Tutok-tutok lang ho kayo. Baka bigla kong bumalik mamaya, ha? Tutok lang ho kayo. Para naman sa ibang issue, mga kabayan ko, pwede ho natin pag-usapan. Merong nga nag-text sa akin dito, bitin daw isang oras. Eh talaga, maganda yung nabibitin ho kayo. Ha? Kasi pag nabibitin ho kayo, hinahanap-hanap yung si Rapido. Eh kung kayo'y... Eh baka naman kasi parang ano yan eh. Parang pagkain ho yan eh. Baka kayo maumay. O eh kapag ganitong bitin ang pagkain, eh hindi kayo mauumay. Lagi ho ninyong hahanap-hanapin. Ano? Bitin na bitin. O di ba? O, pinsan Rafi Garcia dyan sa USA. Magandang umaga sa inyo, pinsan. Ate Aida ng Netherlands, good morning. At saka si Christine, magandang umaga sa inyo. Magandang madaling araw sa inyo. Diyan ho ay alas 3 ng yumaga ngayon. Ha? Alas 3 ng yumaga. O sige, hanggang sa muli, hanggang bukas mga kabayan ko. Regular program ho natin ay 8 to 9 o'clock in the morning. Yun hong extra programs ho natin na bigla kong bumabalik tanghali or hapon. Special edition ho yan mga kabayan ko ng ating palatuntunan. So thank you so much. Mag-iwan muna ko ng isang magandang umaga sa inyo at antabayanan ho ang muling pagpalahaw ho ng inyong rapidista Rapido Alan Season. Thank you. Good morning. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season. Ito ang iWRR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit. Serbisyo sa bayan. iWRR. Umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. iWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. iWRR International Web Radio Rapido.